Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At napaka-exclusive tong balita natin, mga kaldab, na kung saan nga po hindi tayo makapaniwala. Pero yun po yung katotohanan, mga kaldab, na kinuha nga pong production consultant itong si Antonio P. Tobiera, mga kaldab. Pero bago natin simulan at bago natin ituloy itong mainit na talakayan, mga kaaldab, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin, ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Alam nyo po ba, mga kaaldab, na na-discovery po natin dahil din po sa tulong ng mga taong malalapit sa Aldab Nation? Mga taong gaya nga po na sinasabi na natin na nagbibigay po ng update kay Mr. Destiny na iniimbestiga naman po natin. Pero gaya na sinabi ko, may mga update po kayo, mga kaaldab, na kumbaga totoo naman po. Kaya lang syempre pasensya na po kayo kung hindi ko siya na-update, hindi ko siya na ba-vlogs na kumbaga yung mga sinasabi po ninyo. Naniniwala naman po ako, mga kaaldab. Kaya lang syempre nandito po ako sa ano eh, sa YouTube. Alam niyo naman po bawat sabihin ko at bawat ilabas ko dito sa video na to, ginagamit po nila para basagin tayo. Sasabihin lang nila na ayan si Mr. Destiny, nagpapaasa lang yan. Wala naman niyang pureba, wala naman niyang maipapakita na hearsay lang yan. Alam naman po natin kapag ka sinabing hearsay lang, eh hindi po talaga pinaniniwalaan kahit sa korte. Di po ba? Kaya pasensya na po kayo yung mga iba na nagtatampo. Mr. Destiny, kumbaga pasensya na kasi mas maganda po. Kaya gaya po na sinasabi natin, naghahanap po tayo ng resibo at ebidensya. At sinasabi ko naman po, minsan kapag maraming komento, ina-update naman po natin. Well, punta na po tayo dito sa pinakamainit. Ito nga po, mga kaaldab, yung pinaka kumbaga pinagpepiestahan. Real talk to, mga kaaldab. Yung nabalitaan ko na sinasabi nga po at pinasa nga po sa atin na si Mr. Tobiera nga ba, Mr. Destiny, ang bagong production consultant ng tape. Yan po yung inimbestiga natin, mga kaaldab. Siyempre, kailangan natin malaman kung totoo dahil kumbaga ano to eh, yung medyo exclusive to eh, kasi ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, ha, pagkakaalam ko, sinabi po ni Tito Sen sa interview niya sa Pep na kay Nelson Canlas na tinanggal nga po raw si Mr. Tobiera dahil matanda na nga po raw, dahil uugod-ugod na, tinanggal na po niya o tinanggal na raw po ni Congressman Romeo Halosos, mga kaaldab. At kumbaga nakita ko naman po doon sa dati pong mga video na lumabas, makikita niyo po si Mr. Tobiera opening ng Eat Bulaga, dahil kapansin-pansin naman po yung buhok niya, puting-puti na, di po ba, nawala po yun. Hindi na po yun nakita natin, parang tinanggal na rin po yun ng Eat Bulaga. Kaya nasabi natin na totoo po ang sinabi ni Tito Sen na tinanggal po si Mr. Tobiera. Kaya nga po nagulat ako nung makita ko tong balita. At syempre, curious tayo, kailangan hanapin natin. At yun nga po, mga kaaldab, nakita natin sa pagtatapos ng bagong show ng Eat Bulaga. Nakalagay doon ang pangalan ni Antonio P. Tobiera. Production is production consultant. O, ibig sabihin po noon, mga kaaldab, pagkatapos na pagkatapos tanggalin si Mr. Tobiera ni Congressman Halosos, agad-agad po pala siyang ginawang TV o production consultant. O di kaya, mga kaaldab, na kumbaga ngayon lang siya kinuha
na nawala na po yung TBJ, dito magkakaalaman na eh. Kasi, kumbaga, sinasabi ko daw po kasi nila, bossing, na kumbaga, loyal sila kay Mr. Tubiera. Kaya daw po nung tinanggal ito, masamang-masama daw loob ng TBJ. Pero kung masama ang loob ng TBJ, kung kampi po si Mr. Tubiera sa TBJ, hindi niya kukunin ang maging production consultant. Hindi po ba? Base po ito, mga kalda, base po ito sa, kumbaga sa sinasabi ko lang, mga kalda ba? Base po ito sa mga nakakalap nating impormasyon. Po ba? Alam niyo naman po, pagdating sa bagay na ganyan, si Mr. Destiny, 101% updated po tayo dyan. Kaya, hindi ko lang alam, mga kalda ba, kung ano yung magiging reaksyon, magiging opinion. Po ba? Ang sa akin lang po, nagbibigay lang po tayo ng mga update. Nagbibigay lang po tayo ng mga kaganapan. Depende pa rin po yan sa sinasabi nila, depende pa rin po yan sa mga kumakalat. Tipo ba? Kung tinanggal na nga po bilang CEO etong si Mr. Tubiera at tinanggap niya, ano kaya po ang naging reaksyon dito ng Eat Bulaga? Ano kaya po ang magiging senaryo dito ng Eat Bulaga? Real talk to. Base po ito, ha. Base po ito sa mga nakuha nating impormasyon. Base po ito sa mga nakakalap natin. At totoo naman po, 101% mga ka-Aldab, na nakita ko rin po dahil inabangan nga po natin pagkatapos na pagkatapos po ng Eat Bulaga, eh pinapakita po nila di po ba yung mga tauhan sa loob po, yung staff, director, di po ba? Parang pelikula po na kapag ka nanonood ka, di po ba, pinapakilala yung mga cameraman, crew, utility, halos lahat po, di po ba? Na same din po, pagka nagsisimula na po yung show, eh wala po yun, di po ba? Nakikita na lang natin yon sa huli. Na kapag nanood ka naman ng pelikula dati, bago po magsimula yung pelikula, pinapakita na po nila yung mga bidang artista, tapos syempre producer, executive producer, at yung huling-huli, eh director. At doon ko po natin nakita. Para lang po sa kaalaman ng lahat, kasi baka tanong nyo, eh saan mo yan nakita, Mr. Destiny? Eh hindi naman namin nakita. Yung doon ko po nakita. Sabi ko nga po sa inyo, etong si Mr. Destiny, pagdating sa mga pagbibigay ng update at kaganapan, eh 101% tayo dyan. Di po ba? Real talk to, mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest po natin mga video na ilalabas maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.